May bagong pagsubok na naman nakahaharapin ang ating alas Pilipinas. This time, mas challenging dahil wala si Kapitana Gia De Guzman. For the first time, alas Pilipinas will face up against Japan's powerhouse team, Saga Hisamitsu Springs. Muli na namang sasabak sa volleyball court ang ilan sa mga paborito nating alas players tulad ni Gemma Galanza, Vani Gandler, Don Katindig, Cici Rondina, Fifi Sharma, Jen Nerva, at lahat ng alas team member. Ngunit may bad news mga ka-volleyball fans dahil wala si Kapitana Gia De Guzman. Ngunit nariyan naman ang ever-reliable backup setter na si Julia Coronel. Kaya walang dapat ikabahala netizen. Kilala ang Hisamitsu Springs na isa sa mga pinakamalakas na team sa Japan V-League, kung saan suki ang team sa napakaraming championships. Ilan sa mga sikat na players ng Hisamitsu ay sina Miyu Nagawoka, Misaki Inoue, Miyu Nakagawa, Yuki Ishii, Manami Mandai, Yuka Imamura, at Kapitana Riho Otake. Ilan sa sikat na former player naman ng team ay si legendary libero Yuko Sano at ang isa sa pinakasikat na volleyball player sa mundo, Risa Shinabe. Makakaharap ng Japan powerhouse team ang rising team ng Southeast Asia, alas Pilipinas. Sa huling laban nga ng team alas sa recently concluded CV League Leg 2 vs Indonesia, ay nakuha ng alas ang bronze medal. Short recap lang Pinoy volleyball fans sa nasabing laban. Lamang na lamang dyan ang team ni Megawati. Akala ng lahat ay madaling magagapi ang team alas dahil sa walang ganap ang ilan sa mga starter nito tulad ni Aya Laure, Fifi Sharma at Teya Gagate. Ngunit sa pagpasok ni Gemma Galanza upang isalba ang moral ng team, tila naging turning point ito para umayos ang dalo ng game ng Pinas. Sa pagpasok na pagpasok pa lang ni Kumare ay naging mas masigla ang floor defense ng alas. Mas synchronized na ang bawat atake ni Solomon at Rondina. Mas smooth na ang connection ni Katindig at De Guzman. Lahat na nakakasabay. From there, ay muli nilang nakuha ang tansong medalya. Nagtala si Aliza Solomon ng 25 big points, 18 points for Cici Rondina, at 13 points naman ang naitala ni Magic Bunot Gemma Galanza. Ito na ang pangatlong podium finish ng alas ito lamang taon. It's a date mga ka-volleyball fans! Sa paparating na Alas Pilipinas Invitationals ay suportahan natin ang bawat miyembro ng Alas Pilipinas. Abangan ang laban ng Alas Pilipinas kontra Saga Hisamitsu Springs, Japan versus Philippines, ngayong September 7 and 8 na. Laban Alas Pilipinas, puso! Mabuhay Philippines! I am Erika Sakae. I'm Miyu Nagaoka. From Saga Hisamitsu Springs. We are excited to play with Alas Pilipinas on September 7 and 8. I can't wait to meet all of you. Get your tickets and see you soon. Go Springs! Goodbye! Hey, it's Aya Laure and Jennifer Nerva of Alas Pilipinas. And we're inviting you to watch our games on September 7 and 8 with Saga Hisamitsu Springs here on Flow Sports Arena. Laban Alas? Laban Pilipinas. Hello guys, my name is Fifi Sharma of the Alas Pilipinas Women's and I'm all inviting you to watch our game against Saga Hisamitsu Springs on September 7 and 8 at the Flow Sports Arena. See you guys there. Laban Alas, Laban Pilipinas. Gemma has always been a stable presence inside the court, especially pag nakasama ko siya. So we're very happy that she's here in the national team. She also gives a lot of guidance and wisdom to the young ones. And grabe rin yung experience niya all throughout these years. So malaking bagay na nandito siya sa loob ng team. And actually, when we first started training together, we realized na parang almost a year kaming hindi magkasama. But nung first day in court, parang andun pa rin yung connection, so very happy ako about that. Sa sistema naman kasi ni Coach Jorge, medyo ilang years ko na rin siya nakakasama sa national team. So ang adjustment ko na lang halos yung communication ko with my teammates, ganyan, paano ko nagagalaw sa team. So ngayon po na kakarating ko lang ulit, ang maibibigay ko lang siguro. Siyempre, hanggat maaari naman kung kakayanin po talaga ay makabigay talaga ng puntos at kung ano man ho yung may tutulong ka sa loob ng court, eh, ibibigay ko naman po. Pero kung wala man ho ako sa loob ng court, eh, as ate nila po ngayon, nakakaras kami na po nila Ate Gia talaga ang mga ate dito. So, yung leadership po, and yung advice kapag kung ano yung mga kailangan sa loob ng court, and yun. Maganda rin makita kasi sa team namin na
maganda pa rin ipakita. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin sa Alas Pilipinas. Here around the world, lahat ng pumunta today. Luwen from different countries. Went here from the provinces. Sobrang nakakataba talaga ng puso na nandito kayo lahat. Lahat ng laban namin, lahat ng pinaghihirapan namin sa training para sa inyo talaga. So hopefully makita tayo next time. Hindi mo naman ako pinapakinggan eh. Sabi ko sa'yo, sa kanan, sa kanan. Sa kaliwa ka naman pumupunta. Eh, hindi ko nga naririnig ka eh. Parang hindi ko in-expect na parang magiging close kami ni Coach Tay. Kasi takot niya rin ako sa kanya dati. Kasi nga, ginabi niya rin ako pahirapan. Tsaka umiiyak talaga ako dahil sa kanya. Tapos, yun. Hindi ko in-expect na gagano'n siya sa akin. Parang kaya ko siyang ihag na, kaya ko siyang batiin ng ano, yung gano'n. Kasi dati talaga ko natatakot ako sa kanya. Pero ayoko nga titingin sa kanya kasi parang tutumin ako one man. Gano'n? Oo, gano'n yung feeling ko. Oo. Kaya parang gano'n ako, ilag ako tumingin sa kanya kasi parang hindi niya ako mapahirapan. Pero wala ka magagawa sis, hindi ka makakatakas. Habang nandito sa Creamline, madaramdaman mo ang ano. Okay mga kaibigan, women's volleyball pa rin po tayo and I'm with one of the pretty faces. Hindi lang siya maganda, magaling pa maglaro ng volleyball. Good evening and kumusta ka? Okay naman po. Now, nagtitraining na po ang Kimengo Smashers and nagpe-prepare for this coming February po na season na Open Conference po. How was 2023 for you, Gemma? Madaming challenges, hindi lang po sa personal, pero sa team din namin. Pero kahit madaming mga pagsubok pong dumating sa amin na ilaban namin and laging yung happiness pa rin yung nananay sa amin po. Sa isang atleta ba, when you face struggles, challenges, how do you handle that? Ano yung mindset mo when it comes to that? Ako pag may problema or may mga struggles na na-feel ko. Iniisip ko lang na matatapos din siya. Makakaraos din. Makakaraos din po sa mga problema ang dumadating. And mas nag-focus na ako dun sa mga blessings lang po na dumadating sa akin. Oo naman, ano, grateful tayo. Yes. Sino